Hello po! I'm back! Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng aking konting kaalaman sa pagluluto or sa pag-bake. Ang isi-share ko po sa inyo sa araw na ito ay kung paano po gumawa ng pizza dough at kung paano po ito lutuin. Ituturo ko sa inyo step by step. Simulan na po natin. Ang mga ingredients po na gagamitin natin sa paggawa ng pizza dough ay 2 tablespoon ng honey, 2 teaspoon ng yeast, instant yeast, 3 cups of flour, 1 teaspoon ng salt, 1/4 cup ng olive oil, 1/4 cup ng water, at 1 cup ng barbican. Gagamit po ako ng stand mixer. So, ilalagay ko yung mga ingredients dito. Lalagay ko muna yung ating sifted flour. Hindi ko po siya uubusin. Magtitira ako siguro mga half cup. So, ayan. Titira ako ng half cup. Then, add ko yung aking barbican. Then, add ko yung aking yeast. Add my honey. Then, lalagay ko na siya sa mixer. Using dough hook po. Speed 1. Okay, add ko na yung the rest ng ating flour. Then, mix ulit natin using speed 1. So, nakikita niyo po yung dough natin medyo dry. Iba-iba po kasi yung flour natin. May mga flour na matakaw sa water, meron din namang hindi. So, dito, medyo dry siya. So, yung purpose ng 1/4 cup natin na water ay kung in case lang po na dry yung ating dry yung ating dough. So, maglalagay ako ng
1 tablespoon ng water. Hindi ko uubusin yung lahat ng water. So 1 tablespoon lang. Depende po sa flour na gamit nyo, ha. So and then mix ko ulit siya hanggang sa mag-combine. Pag narinig yung ganyan na yung sound ng mixer nyo, nahihirapan na yung mixer. So, stop ko na siya. I-add ko na yung olive oil saka salt. Okay. This is my salt. Add the salt. Okay. And then, add natin yung ating olive oil. Then, mix for 10 minutes. After 10 minutes of mixing, ito na po yung itsura ng ating dough. So, transfer na natin siya sa grease na lagyanan. Okay. So, move ko lang po. I have extra olive oil, so lalagay ko siya dito. Bago ko po siya iparest, hahatiin ko muna siya. So, knead ko siya. Yan. Ganito yung itsura niya. Okay. Cut it. Okay, form it into ball. Then, this is our bowl. Greased it with olive oil. Olive oil po kasi olive oil din yung ginamit natin na oil sa ating dough para hindi po mag-iba yung lasa niya. Then, cover it with cling wrap.
If gagamit kayo ng hand lang sa pag-mix ng ating dough, kung ginawa ko siyang 10 minutes, so siguro i-double niyo po yung time kung kamay lang yung gagamitin sa pag-knead. Okay. Papa-rest natin yung dough natin. Ito, papa-rest natin for 1 hour or until mag-double. And itong isa naman, papa-rest natin siya sa ating, sa loob ng ating chiller for 12 hours, maximum 24 hours. Mas masarap po yung dough na pina-rest sa chiller for 12 hours to 24 hours. So, kung gusto nyo pong matry na mas masarap yung inyong pizza dough, pwede nyo pong itry ito. Yung subukan nyo pong iparest siya ng 12 to 24 hours. Pero kung nagmamadali kayo, pwede na po ito. 1 hour lang. Okay? After 1 hour, ito na po yung itsura ng ating dough. So, nag-double na po yung size niya. Next step na gagawin natin, tatanggalin natin yung gas na nasa dough. So, ang gagawin ko, papunch ko siya. So, ganyan. Okay? Para ma-remove yung air. So, ito yung aking pan na gagamitin. Rectangle shape. Dust mo ng flour. Kung anong flour yung ginamit mo sa iyong dough, ganun din yung ipang-dust mo. So, all-purpose flour yung ginamit ko, so all-purpose flour din yung pinang-dust ko. Then, transfer ko na yung aking dough. Okay. So, stretch natin. So, dahil rectangle yung gagamitin na pan, so, stretch natin siya as ng rectangle shape. So, kaya mahalaga yung pag-knead po ng 10 minutes para maging elastic yung ating dough. Kapag ni-stretch mo, hindi siya mapupunit. Okay? Then, lalatag ko na siya. Then, hihilain ko na lang. Okay. Pwede ka rin gumamit ng rolling pin. Pero dahil elastic yung ating dough, so hindi ko na kailangan yun. So, mostly, ginagamit ko yung rolling pin pag gusto ko ng circle shape na pizza. Okay. Stretch lang natin, ganyan. Di po siya mapupunit kasi elastic siya. So, kapag hindi nyo maayos na minix or minasa yung inyong dough, mapupunit po ito habang hinihila nyo. So, ayan na. Okay. So, stretch. Stretch nyo lang hanggang sa pantay yung thickness ng ating dough. Depende sa inyo kung gusto nyo ng manipis, then
Pwede niyong hatiin itong dough na to, then make 2 pieces of pizza. Okay. Next step, kuha kayo ng tinidor, then tusukin nyo lang ng tinidor para mag-release ng air. Okay. Sukin lang. Okay. After that, lagay na natin yung ating homemade pizza sauce. So, yung side dito ng dough natin, di natin lalagyan to ng sauce. So, lagyan natin siya ng sauce. Dapat pantay yung pagkalagay nyo ng sauce. Okay. Using the spoon, ikot lang pong ganun. Next nating ilalagay is yung cheese. After ng tomato sauce, lalagay natin ang cheese. I'm using yung Parmesan cheese. Ano? This is mozzarella. Mozzarella cheese. So I'm using mozzarella cheese. Okay. Dapat generous yung paglagay natin ng cheese. Okay. Kain ng cheese. Yung iba, last nila nilalagay yung cheese. Pero ako, ito yung prefer ko po after ng sauce. Okay. Yan. Okay. Kasi seafood tayo ngayon, lalagay na natin yung ating tuna. Ito yung naka-canned na tuna. So, lagay na natin yung tuna. Depende po sa inyo kung anong ilalagay nyo. Ito yung stage na pwede nyong ilagay vegetable. Pwede rin cheese lang. So, kami gusto namin seafood, saka vegetable. So, ayan. Lalagay natin yung ating tuna. So, wag nyo pong isama yung liquid ng tuna. So, mas maganda kung masala nyo bago nyo ilagay dito. Okay. So, ayan na siya. Next kong ilalagay ay ang aking pre-cooked na shrimp. So, ayan. Okay. Then, lagay natin yung ating tomato. So, tomato. Hanap lang kayo ng space na paglalagyan nyo. Ayan.
Put your tomato. So, okay na yan. Then, I have sibuyas. Okay. Then, dadagdag ko yung aking mozzarella na hindi grated. So, ganyan lang. Okay. Lalagay ko siya dito. Okay. So after nating malagay, yung lalagay niyo pong toppings depende po sa inyo kung anong gusto niyo. Then after that, yung ginagawa ko, yung gamit kong liquid ingredients kanina na barbican, yung natira niya, ang ginagawa ko ay using the brush, ipapahid ko siya dito sa side ng aking dough yung walang tomato sauce. So this add color and crispy texture sa ating pizza. Yung sa gilid lang po, no? So, brush nyo lang yung barbican dito sa gilid. Okay. So, subukan nyo na rin pong gawin ito. Napakadali niya. And then, very easy lang siyang gawin. So, for sure, mas maganda pa yung magagawa nyong pizza kaysa sa gawa ko. So, subukan nyo na po. Follow nyo yung aking recipe. Then, papasok na natin siya sa oven. Yung ating oven, make sure nyo na yung temperature niya is between 375 degrees to 425 degrees. Ganun po yung gamit ko. So, lulutuin natin to for 10 to 15 minutes. So, tada! After 15 minutes, luto na po yung ating pizza. So, titikman ko na po. Ayan. Kung makikita nyo, yung side ng ating pizza, yan o. Oh. Yan, crispy po siya. So, dahil yan sa binrush nating barbican. So, cut ko. Gusto ko yung may shrimp. Okay. So, yan. Yung back niya, ganyan. Hindi siya sunog. So, tikman na natin. Sarap. Subukan nyo na din po. Ang sarap. So, until next time po sa ating next na video tutorial. So, don't forget to like and subscribe our YouTube channel and our Facebook page po para masundan nyo at updated kayo sa aming mga video. So, bye! Maraming salamat po sa panunood!